Inihain muli po ni Senator Christopher Bongo ang Senate Bill No. 428 o ang pagtatatagpo ng Drug Abuse Treatment and Rehabilitation Center. Narito po ang report. Sa kanyang pagpapatuloy sa naumpisahang laban ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa kampanya laban sa ilegal na droga, muling inihain ni Senator Christopher Bongo ang Senate Bill No. 428 o ang pagtatatag ng Drug Abuse Treatment and Rehabilitation Center sa bawat probinsya sa bansa. Ipinaliwanag ng senador ang naging resulta ng naging kampanya ng Administrasyong Duterte laban sa ilegal na droga at kung paano ito nabigyan ng solusyon ang iba pang issue katulad ng kriminalidad at korupsyon. Ayon sa huling report na inilabas ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA nitong Pebrero 2022, mayroong 331,694 suspects ang naaresto mula sa naging 229,868 drug war operations na ikinasamag mula pa noong Hulyo 2016. Ilan pa sa mga naarestong sindikato ay mga high-value targets ng PDEA na may kabuuang 15,096. May halagang 89.29 bilyong piso naman ang nasa kote ng ahensya na ilegal na droga sa buong bansa. Kasama na rito ang 76.16 bilyon pesos na halaga ng shabu. Gayunman, ayon kay Senator Go na namumuno sa Senate Committee on Health and Demography, hindi sapat na solusyon ang pagpuksa lamang sa mga drug-related crimes. Anya, dapat ay mabigyan ng atensyon ang rehabilitation at recovery ng naging biktima ng paggamit ng ilegal na droga. Sa inihaing panukala ni Go, isang drug rehabilitation center ang itatayo sa bawat probinsya na direktang pamamahalaan ng Department of Health. Ang center na ito ay magbibigay ng tamang pagkalinga, pangangalaga sa mga naging drug dependent, mapalakas ang kanilang pisikal na pangangatawan, mapatatag ang aspetong psychological at ang kanilang social capability sa pagharap ng kanilang mga problema. Ang center din ay maglalaan ng aftercare, follow-up at social reintegration services at iba pa. Upang mas lalo ring palakasin ang kampanya laban sa ilegal na droga ng pamahalaan, inihain din ni Senator Bongo ang Magna Carta of Benefits para sa mga officer at personnel ng PDEA. Inihain din niya ang Philippine National Games Bill upang mahikayat ang mga Pilipino na sumabak sa larangan ng sports kaysa gumamit ng ilegal na droga.